What is up mga kabugoy? Kumusta ang buhay? Kumusta ang panahon? So for today's video mga kabugoy is magkakalikot na naman tayo or mag-DIY yung about sa Error 12. So papalitan natin sa mga kabugoy using this AdPro, yung socket na nasusunog daw dito. So without further ado, pasok, intro. So yun na nga mga kabugoy, ang pinaka-common talaga na issue ngayon sa NMAX version 1 man or version 2, Aerox din version 1 man or version 2, is yung tinatawag nilang error 12. Yun yung socket na nandito banda sa loob ng ating kaha, which is nasusunog daw yun once na pinasukan siya ng tubig. So, papalitan natin siya mga kabugoy, i-DIY natin, try natin ikabit tong AdPro na ceramic, made by ceramic. So, ito daw ay hindi nasusunog at hindi siya hindi siya luluwag. Gawa ng matibay ito. So, i-try natin. Bago tayo mag-umpisa mga kabugoy, siyempre, papaklasin natin itong espada at saka itong footboard. Dito lang, banda sa kanan. So, tara mga kabugoy, baklasin na natin to para makita natin at may pakita ko sa inyo kung ano talaga yung error 12 na sakit na makikita dito sa loob. So, tara de! So, unang babaklasin natin mga kabugoy is itong espada. May tatlong bolt lang to. Itong dito, isa, dalawa, and tatlo. Pagkatapos mo matanggal to, ito namang footboard. Sa mga hindi nakapalit ng mating, eh madali lang, tutuklapin lang naman yung parang rubber niya dito. Ito kasi sa akin, nakapagpalit na ako. Ito mga kabugoy, nakapagpalit na ako. So, tatanggalin ko itong mga bawat bolt nito. So mahaba-habang tanggalan to mga kabugoy. So tara na. So ito na mga kabugoy, natanggal na natin yung mating saka yung tatlong board dito sa board, isa, dalawa, ay apat pala rather, apat, dalawa, and tatlo. And then tinanggal ko na rin mga kabugoy yung mga pin dito sa baba, kumakapit dito. So ilain na lang natin to. Yan, tanggal dito. Ay, mga laklak naman dito. Tanggalin lang natin. Ito pala. Nakakabit pala siya dito. Tapos natin siyang tulak, papasok. Yun. First time ko magtanggal ng kaha mga kabugoy, kaya virgin na virgin pa tong ating kaha ng NMAX. So ayun mga kabugoy, tanggal na rin yung footboard natin. So ayan, tabi natin dito. As you can see mga kabugoy, ito yung tinatawag na error 12. Itong sakit na to, kung makikita nyo, baliktad nga talaga yung tawag na ito. Baliktad nga talaga mga kabugoy yung parang cover nya. So ito yung sinasabi ko sa inyo, may butas dyan, dumadalo yung tubig. So ang isa daw kasi sa cause na ito mga kabugoy is pag yung pressure ng water or yung pag naglilinis tayo ng motor, may mga iba kasing tao or naka
gamit ng or pag naglilinis ang motor nila is binubugahan nila papunta dito yung tubig para daw malinis yung makina. Pero hindi nila alam na may sakit banda doon, which is ito yon. So siyempre pag once na inano mo siya ng tubig, lalo-lalo na yung mga malalakas ang pressure, talagang papasukan ng tubig to. Kahit sabihin natin hindi dito, pero dito papasok. Same din kung tayo ay lulusong sa baha kung umabot na siya hanggang dito. So ito yung nasusunog, mga kabugoy. So ito yung papalitan natin, mga kabugoy. Try natin siyang palitan gamit yung AdPro. This one. Ito ang ipapalit natin, mga kabugoy. Pero ibabalik pa rin natin tong plastic na to para at least double defense. Ah, prevention na yan. Prevention is better than cure. So, let's do this. So, yun mga kabugoy. Natanggal na natin tong isang socket niya. Ang kabilang socket. Medyo pahirapan lang talaga mga kabugoy. Pero nakukuha siya sa tiyaga. Lalo-lalo na kung meron kayong tools na ganito. Yung pang sikwat sa mga lock. Nung etong mga ano na to, tawag nito mga pin ba. Kailangan lang talaga ng tiyaga. Although pwede mo naman siyang putulin, pero baka kasi umiksi yung wire natin, ay ang pangit naman kung dudugtungan pa natin. Wala tayong ganitong wire, ganitong mga klase ng wire. So pagtsatsagayin na lang natin. So tanggalin na natin tong isang socket. So sikwat-sikwat lang siya, mga kabugoy. Talagang tiyaga-tiyaga lang. Kung wala kang tiyaga, eh huwag ka na magpalit. Ganyan lang. Sabay, kung feel mo nang natanggal na yung lock, hugutin mo na lang. Okay. So yun, mga kabugoy. Natanggal na natin siya. Lain na lang. Sikwat-sikwat. Tulak-tulak. Parang ganun-ganun lang. Ayan. Oh, kita nyo? Tanggal! Sa tulong ng sikwati. Sikwati. Nabibili ito, mga kabugoy, sa Lazada at sa Shopee. Ewan ko anong tawag na ito. Basta mga pinto, marami siya ito, mga kabugoy. Eh, no? Marami siya. So, pang tanggal ng mga gaya nito. So, yun, mga kabugoy. Try na natin tanggalin. May nakakita ako. Tatanggalin lang natin to using the cutter bolt. So, try natin siyang tanggalin. Ayan. Tatanggal naman siya ng... Kasi sikwat mo naman siya, mga kabugoy, ng paganyan. Dadala sa sikwat-sikwat yan. Para hindi na tayo nag-aano, napuputol-putol ng wire. Eh, gamitan lang natin ng mga tools gaya nito. Kung makikita nyo, mga kabugoy, natatanggal siya gamit lang na itong dalawa, cutter at saka plies. Kaganon-ganonin mo lang yan para lumuwag. Ganon din sa kabila. Tsaga-tsaga lang talaga, mga kabugoy. At least hindi na tayo magka-cut ng wire. Ganon din ang gagawin natin sa mga ito, ito, tsaka ito. Okay. See? Tanggal na, mga kabugoy. At least walang putol. Kita nyo naman, malinis. So gawin naman natin sa ibang ano. Tiga-tiga lang siya. Basta, mga kabugoy, tatandaan nyo lang yung kung saan nyo magpapares-pares dito. Kasi hindi siya color-coded talaga, mga kabugoy. Itong dito sa baba is green, red, and white wire. Samantalang dito is mga stripe. Stripe, red, yellow, red, blue, at red, white. So, ang gawin, magandang gawin nyo na lang, mga kabugoy, para di kayo malito, picturean nyo
kung saan yung magkakapares. Okay? Tanggalin na. Ganyan lang. Hawakan nyo lang ng flies. Ipitin nyo lang itong isa dito. Ayan. Naangat. Ganun din sa kabila. Uy. Yun. Tanggal na. Nakita nyo naman. So, dito na naman sa isa. Ganyanin nyo lang yan mga kabugay. Ipitin nyo lang. Ibuka nyo lang ng bagya. Buka, buka. Yun. Diyan nyo. Dali lang siya mga kabugoy. Ganun din sa kabila. Buka, buka. Buka, buka tuloy. Buka lang ng buka. Although marami nang gumagawa na ito mga kabugoy. Pero ito ay sa mga subscriber ko lang na hindi pa alam kung paano baklasin to. Ito mga kabugoy, ituturo ko na sa inyo. Madalian lang naman to basta may tamang ano lang talaga kayo, tools. Ayan, lapit na matanggal tong isa. Yun, tanggal na. Then yung isa na lang, tapos itong dito tatlo. So ayan mga kabugoy, tanggal na siya, tanggal na yung mga eto, yung mga female and male socket. Talagang kuha lang ng tiyaga. So bago nito gagawin pala mga kabugoy, nakalimutan kong sabihin, kailangan nyo munang tanggalin yung negative sa inyong battery para iwas tayo sa alam nyo na. So yun mga kabugoy, ikakabit na natin to. Itong Ad Pro natin, babaklasin natin to. Dito natin siya i-insert yung mga wire. So let's go. Ayan mga kabugoy, makikita nyo, nilagay na natin yung ano. So ginawa ko siyang color coded pa rin yung shrinkable tube na ilalagay natin para at least alam natin kung anong color yung wire para madali natin matandaan. So itong stripe na yellow, lalagyan natin ng tube, shrinkable tube na color yellow rin. Tapos ko na yung isa. So dito naman tayo sa isa. Ayan na siya mga kabugoy, naikabit ko na siya. Ang ginawa ko dyan is color coded pa rin pero hindi nasunod yung color coded ko mga kabugoy dahil namali ako ng lagay ng tube dito. Dapat dito is yellow para dito rin siya sa color yellow. Blue, blue and then black, black. So kailangan lang mga kabugoy dito is kabisado nyo talaga kung sa sino yung magkaparek dyan para at least di kayong magkamali para hindi tayo magkaroon ng problema just in case na mali yung pagkabit natin. So ikabit na natin siya mga kabugoy. Mga kabugoy, ang tamang pagkabit dyan is kailangan yung isa dito is takadapa ganyan, and itong isang kabila sa baba is kailangan papatong ka, baka kasi magkamali-mali kayo ganyan. Lagay nyo lang dyan, medyo pahirapan dito.
white. Kailangan talaga. Pero saka dito. Yan. Makikita nyo, naikabit. Lubin, saka nyo to ipapasok. Sana abot siya. Yan. Lagay nyo yung tornillo para hindi magkahiwalay muna. Huwag nyo munang higpitan. Pwedeng huwag nyo munang siyang higpitan. Ganyan lang. And then, blue sa blue. Uy, sana naman. Umabot. Yun. Pasok. Kapit. Then, yung... Woo! Amazing. Pink. Na dapat is yellow. Magkamali ako. Kita nyo naman mga kabugoy. Yan na siya. So, hihigpitan nyo na lang siya. Ang gamit is, asa na yung kabugoy is mahigpit para hindi naalog. Tamang higpit lang mga kabugoy. Huwag masyadong mahigpit, baka masira. Yan. Kita nyo naman. Hi! Nakalibutan ko nga pala mga kabugoy. Kailangan talagang higpitan natin to ha. Nang mahigpit. Okay. Mga kabugoy, as you can see, meron tayong konting nakalimutan, which is itong cover. So, binalik ko siya ulit para at least meron pa rin tayong pangtakip dito. Prevention pa rin yan mga kabugoy. So, tamang higpit lang mga kabugoy para hindi tayo magkaroon ng problema. Huwag masyadong mahigpit, baka masira. And then, ikakabit na natin yung ating takip ng ating AdPro. Yun. And then, gamit ang star screw. Asan yung ating Phillips screw? Mga kabugoy, AdPro. So, i-try natin siyang paanda rin. So, ibabalik natin yung connection ng ating negative sa ating battery. Okay mga kabugoy, i-try na natin paanda rin yung motor. Check natin kung may lalabas ba na check engine sa ating panel. So, switch on. Turn natin. Yun. Paanda rin. Yan. Paanda na siya mga kabugoy. So, AdPro. Eto mga kabugoy is para prevention na rin, para at least huwag na nating hintayin na masunugan pa tayo ng socket. Dahil kung masusunog yun, eh baka mas lalong lalaki yung gastos natin. Eto nasa 500 plus lang. Iba-ibang presyo ng ating mga seller sa Shopee or sa Lazada. Yung iba kasi nagkukosto ng 900 plus, yung iba 1000 plus, 700 plus, 800 plus. Eto nabili ko lang to mga kabugoy sa Shopee ng 580 kasama na yung shipping. So I think na naka ano ata yun sila, naka sale. So dito ko na rin tatapusin mga kabugoy yung ating vlog. And sana kahit papaano ay nakatulong ulit itong ganito. Although marami na nag-vlog na ito mga kabugoy talaga sa YouTube kung mapapanood nyo. Pero ang akin lang naman is yung sa mga subscriber natin na naka-NMAX user din. So ito na mga kabugoy, prevention is better than cure. Huwag nyo nang hintayin masunog yung mga sakit ninyo. So if you like this video mga kabugoy, please give thumbs up and comment and subscribe na rin kayo mga kabugoy. Subscribe kayo and click the notification bell button para mas updated kayo sa ating mga bagong vlog na i-upload. And then follow nyo na rin ako mga kabugoy sa ating Facebook page, which is Rams Moto Vlog. And shoutout nga rin pala sa mga subscriber natin na kahit papano ay nadadagdagan at nadadagdagan. Although pa isa-isa, okay lang yan. At least mga solid subscriber tayo. So yun mga kabugoy, stay safe, God bless, and peace out!